Sinagot nga ni LeBron James ang tanong ng isang fan na ito kahapon sa laban nga nila sa Detroit Pistons. Pero bago nga natin yan panoorin at pag-usapan, eto nga munang si Chris Paul. Huli kam, etong si CP3 na siniko niya pala itong si Jose Alvarado nang wala ngang malinaw na dahilan. Siguro dahil rin sa init ng ulong frustration neto ni Chris Paul ay ginawa niya ito kay Jose Alvarado na hindi nga tama. Sabi nga baka nagtatrash-tukan nga daw itong si Jose at si CP3 sa gitna ng laban, tapos nga ngayong natalo itong Phoenix Suns, natalo itong si Chris Paul ay inasar palalo neto ni Jose Alvarado at kaya't siniko ni Chris Paul. Pero I don't think mga idol na sapat na rason na yon para nga sikuin mo ang isang player. Diba't parang normal na rin naman ang trash-tukan sa NBA games? At kung makikipag-trash-tukan ka mga idol, dapat hindi ka pikon. Dapat hindi kagaya ni Chris Paul na naniniko kapag naiinis na. Pero anyways nga mga idol, balita patungkol sa Golden State Warriors. Matapos nga kasi nilang palambigin itong si Jason Tatum ng kanilang depensa, ay sabi nito ni Ramona Shelburne, the way the Warriors defend Jason Tatum is being studied by every team in the league that has had a hard time stopping him this year. Inaaral ng ibang mga NBA teams mga idol yung depensa ng Golden State Warriors at susubukan nilang gawin yan kapag inerap nila itong Boston Celtics pati na rin si Jason Tatum. Well, nagali mo kasi itong si Jason Tatum mga idol at kasali nga siya ngayon sa MVP race. This year ang ina-average niya every game ay 30 points per game, 8 rebounds and 4 assists. So talaga namang mahirap pigilan ang player na ganyan nga ang tinatala every game. Pero nahanap yata ng Golden State Warriors ang sikreto. Kaya naman gagayahin ito ng NBA teams kapag kinarap nila si Jason Tatum. At mga idol, partida pa nga yan. Wala si Andrew Wiggins nung kinarap ng Warriors itong Celtics. Wala ang kanilang primary defender para kay JT, ang kanilang best perimeter defender. So kudos nga sa Golden State Warriors sa kanilang magandang game plan defensively. Anyways nga mga idol, ito ang sinabi ni LeBron James sa isang fan na nagtanong nga kung iiyak ba nga daw siya kapag na-break niya ang scoring record. Panoorin natin to mga idol. LeBron, when you break the record, you gonna cry? If you break the record, you gonna cry? You gonna cry if you break the record? The score record? Yeah, the score record. You don't think so? Bet. I'm running this shit back. I know you gonna cry. You got the championship, I'll cry. All right. Okay. Hey, that's history, bro. That's the years. You that... Well, kung hindi nga masyadong malinaw para sa inyo ang sinabi ng isang fan, LeBron, iiyak ka ba kapag na-break mo yung scoring record? Ang sinabi ni LeBron at ang sagot niya ay hindi nga daw. Kapag lang nanalo sila ng championship, dun siya iiyak, hindi kapag na-break niya ang scoring record. At sabi pa nga na itong fan, sinagot siya, bakit hindi kayo iiyak? Eh grabing history yung gagawin mo. 20 years in the making nga daw yun. At ang naging huling sagot ni LeBron James dyan bago siya bumalik sa paglalaro ay hindi niya naman daw sinusubukan na i-break yung record na yon. At payag nga ng maraming NBA fans na cold-blooded nga daw yung sagot ni LeBron James.